Welcome again to another vlog dito sa Usap Tayo with Al Festine. And I like to thank you for tuning in with me again. And I hope that tayo po ay mag-enjoy sa ating discussion and then sa bagay na ituturo ko po sa inyo. And if you like this vlog, you can subscribe and like the page, share it, and then hit the notification bell so that kung may upload po ako, anytime you will be notified. So right now, I'd like us to have a discussion on depression. Ito po ay isang problema na hinaharap po na maraming tao sa buong mundo. In fact, ang pinakamaraming cases nasa Western nations like US and Europe. And dito rin po sa Asia, meron po mga tao na depressed. At kahit na dito sa Pilipinas, meron po rin mga depressed na tao, mga Pilipino po mismo. But commonly sa Western nation, kaya po lalong dumadami, is that masyado silang, hindi ba, mapag-isa, masyadong busy ang buhay, walang time for socialization. So, kaya dumadami ang cases na hirapan po ang mga tao na ibigay o ilabas ang nasa sa loobin nila. Dito sa Pilipinas, may mga cases din na mga nadidepress. Pero basically, mababa lang po ang percentage or sabihin natin yung pinaka-outcome kasi marami pong Pinoy ang alam natin, nature po natin yan na makipag-usap, mag-socialize, part po ng ating kultura. At nagpapasalamat ako sa mga sa ating Panginoon, sa mga taong tumutulong sa mga nadidepress, nariyan po kayo parati at handang tumulong. Pero i-discuss po natin ano po itong depression. Well, basically, kung titignan nyo po sa internet, ang definition nito is a mood problem or a mood disorder causing basically to have a feeling of sadness or a loss of interest. In fact, delikado din po ito dahil tumatagal po ito ng matagal din. Pwedeng tumagal ito ng 2 linggo or maaaring sabihin nating buwan. At pwede rin pong dumating anytime. Pag na-depress ka na, it can come back sometime. So, alamin po natin kung paano natin ito haharapin. Kasi kung hindi tayo maingat, pati ang ating emotion mapapahamak, there will be emotional problems as well as physical problems dahil may connection po ang ating pag-iisip sa ating katawan. Ang tawag po dito sa psychology is psychosomatic disorder. Yung ating pag-iisip nakaka-apekto sa ating katawan, kaya nagkakaroon po ng sakit ang mga tao, sakit sa puso. Maaaring tumataas ang blood pressure, nagkakaroon ng nervousness. Yan po ay sanhi ng pag-iisip at hindi magandang mood o nababago po ang ating mood. Ito po ay nakaka-apekto sa ating pakiramdam, feelings, as well as our thoughts and ating pong behavior. Kung nakakita po kayo ng taong depressed, makita nyo po yung pagbabago sa ugali nila. And basically, nawawalan po sila ng interest sa buhay or ang feeling nila anxious at parating malungkot. Para po silang nawawalan ng pag-asa sa buhay. So, maring ang cause nito is problema sa bahay, maring financial needs, maring physical problem or may sakit, or it can be na napalpak tayo. Like sa examination, sa board exam o sa bar exam, at meron po tayong takot. Kaya nagkakaroon po tayo ng depression. Ang nahihit po nito basically, again, itong mind natin at ang ating puso. Kaya yung mga taong depressed, nakita nyo na parati pong walang sigla. At isa sa malaking problema, yung insomnia. Hindi po sila makatulog. Halo na rin dyan yung anxiety. Sama-sama po yan. At ito po ay makaka-apekto sa isang tao, sa buhay ng tao, o maging sa pamilya. Kasi ang taong depressed,
parati nilang nagkukulong, tumatahimik, natutulog, o ang iba dinadala ang depresyon nila sa pagkain. Kaya maraming mga taong depressed na tumataba. Iba naman nangangayayat. So, isolve po natin ito, pero hindi po ito panandali ang bagay sa pag-uusap lang, maisosolve na natin. At least mabigyan po tayo ng information kung paano natin ito haharapin. Sa katotohanan po, may tendency po ang lahat na pwedeng ma-depress. Lalo na kung ikaw ay isang taong negatibo ang pag-iisip. Pagparati kang negatibo, most probably, you will be hit by depression or anxiety. Ang iba po ay na-hospital pa dahil hindi sila makatulog, masakit ang ulo, halo-halo na. At basically, bibigyan po sila ng Valium sa hospital o patutulugin at bibigyan po ng sigla. Kasi nawala na po ang sigla ng isang taong depressed. Ang iba pa nga may tendency nga magpakamatay. Kaya dapat harapin po natin ito. Lalo na kung may anak kayo o asawa or kapatid na mayroon pong depression. Basically, ito po ay yung pananaw natin sa buhay. Okay? Lumaki ka ba na negatibo ang mentalidad mo? Ikaw ba ay parating nasasaktan? Parating mo pang pinag-iisip-isipan itong negatibong bagay? Kasi ang tangi lang solusyon dyan, pupunta ka sa doktor, patingin ka sa psychiatrist at bibigyan ka ng mga gamot na pampatulog para makatulog ka at kumalma ka. Pero again, may tendency yan. Ang commonly na binibigay din dyan, sabihin natin na yung supplement is bigyan ka ng magnesium. Maganda po yan sa katawan, nagpaparelax po ng katawan at ito po ay magpapatulog din sa iyo. Dahil maari kulang ka rin sa magnesium, kaya may tendency ka na ikaw ay maging depressed. Or yung paligid mo. Ano yung naranasan mo sa paligid mo? And you know, ikaw din naman na makakasolve ng problemang yan. Hindi ang ibang tao, ang doktor, patutulugin ka, bibigyan ka ng mga vitamin siguro or mga resepta sa drugs na pwede mong inumin. Pero ikaw rin po ang makakasolve niyan kasi ang mga tao pong depressed, wala po silang matawagan. Kinikimkim po nila ang problema nila. Kaya kapag may kilala kayong taong depressed, kausapin nyo parati. Okay, patawanin nyo, ilabas nyo, at i-encourage nyo po siya parati. At kung ikaw ay isang taong naniniwala sa Diyos at ikaw ay isang Kristiyanong tunay, ang Panginoon po ang kalutasan mo. Siya lang ang makakasolba sa problema mo. Dapat mong kasing harapin ang problema mo. Baguhin mo ang pag-iisip mo. Baguhin mo yung negatibong mentalidad at yung emotional na reaction mo sa lahat. Kasi nag-i-emit ka ng negative na chemical sa iyong brain. Dapat maayos yan. Makatulong po yung mga pagkain na makakabigay kalusugan sa iyo, prutas, magbabagong pananaw at huwag kang magkulong sa kwarto. Pag nagkukulong ka, lalo ka nagkakaroon ng depression. Kaya magpursigido ka or kung parati ka lang nakatuon sa isang bagay, hindi ka makaranas ng solusyon dahil parati ka nakukulong. Kaya ang feeling mo, parati kang pagod. Feeling mo, exhausted ka. Feeling mo, may sakit ka. Ang feeling mo, wala kang gana sa buhay. Kaya hindi ka nakatulog at ito po ay mabigat na bagay. Now, sa Biblia po, kung tayo po ay titingin sa Biblia, marami po dong mga ways na paano natin harapin ang ating pong mga problema sa buhay, lalo na yung depression. Kasi yung word na depression, ang ibig sabihin yan, malalim na hukay. Kaya ikaw, kung ikaw ay nag-aaral ng geology, pag sinabi mo may depression ng lupa, may parang natural siya na hukay na palalim.
So, ang ibig sabihin, napunta ka sa ilalim. Okay? Wala ka sa itaas, nandyan ka sa ilalim, kaya depression, may word na connected dyan, yung word na deep. Now, sa Bible, ang tawag dito, downcast. Okay? Downcast. You are a person that is disappointed, anxious, or down and depressed. Yan ang term na ginamit sa Bible. Dahil ang Bible, syempre, hindi pa nagamit ang term na depression. Kaya mga bagong invention lang na mga salita lang naman yung depression nitong 20th century. Pero ang ginagamit na word sa Bible is downcast. Merong writers sa Psalm, tinatawag Sons of Korah. In fact, iba sinasabi si David ng sumulat nitong Psalm nito. Ito yung Psalm 42. Okay? Mas maganda yung basahin. Psalm 42, awit sa Tagalog, verses 5, 6, 11, and then you go to chapter 43 sa verse 5. Pare-pareho yan. Ito yung isang psalmist o isang tao na kinakausap niya ang kanyang sarili dahil dumaan siya sa maraming problema, nalayo siya, maaring may ibig pumatay sa kanyang buhay. Kung ito po ay si King Saul, ma-associate po natin ito sa pagtugis sa kanyan, o si King David pala. Kung ito po ang sumulat po ay si King David, ma-associate po natin ito sa persecution ni King Saul or yung kanyang anak ni na si Absalom, kaya nalayo siya. Nalayo siya sa Jerusalem at anytime ang possibility po na siya po ay mahanting ng kanyang kaaway, nariyan parati. At naroon po siya sa norte. At doon po, sinulat niyang, "Why so downcast, O my soul? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Lord and my God." Yun po sa Psalm chapter 42, verse 5, verse 6, verse 11, and chapter 43. Exactly, pinaulit-ulit. Dahil kinakausap, sinasabihin niya ang sarili niya, "Why are you so downcast, O my soul? Why are you depressed, kaluluwa ko?" Okay? Kinakausap niya ang sarili niya. Kinakausap niya yung feeling niya. Bakit ka ba namumroblema? Bakit ka ba nasa ilalim ng buhay? Yan ang feeling mo. Bakit ka depressed? "Why are you so downcast, O my soul? Put your hope in God, for I will yet praise Him." So sa atin, ang solution is may Diyos. Ang iba sa inyo, maaaring sabihin, "Hindi ako niwala sa Diyos." Well, karapatan mo yan, pero mas may advantage yung mga taong may tiwala sa Diyos. Dahil yun po ang nagpapatibay ng kanilang sarili, lalo na sa loob. Bakit ka nagugulimihanan? Bakit ka malalim ang iyong feelings? "Why so downcast, O my soul, put your hope in God." Yun ang parati natin sabihin. Magtiwala ka sa Diyos, ilagay mo ang pag-asa mo sa Diyos dahil may solusyon. "For I will yet praise Him, my Lord and my God." Dahil ako magpupuri pa rin sa Kanya. Kasi yung prayer, isa yan sa yung nawawala pag depressed ka, pag ikaw ay isang Kristiyano matino. Ayaw mo magpuri sa Lord, ayaw mong tumawag sa Kanya, kaya kausapin mo ang sarili mo. There are times you have to talk to yourself. Bakit ka namumroblema? Bakit ka ganyan? Bumangon ka nga sarili mo. Hindi ka babagsak, hindi ka mananatiling ganyan, kaluluwa ko. Bakit ka nag-iisip na wala kang pag-asa? May pag-asa ka, may Diyos na tutulong sa iyo. Yun lang kulang sa atin, hindi natin kinakausap ang ating sarili. Sa psychology, tinuturo rin yan, you talk to yourself. Napag-aralan ko po yan para ito po ay makatulong sa iyo. May tulong ang Diyos. Merong siyang sagot sa problema. So, dito po muna tayo matatapos. And I hope to discuss more about depression dahil marami pong tao ang may tendency na maging depressed sa buhay. So, magtiwala sa Diyos. Sa Bisaya, salig lang mo sa Ginoo. Magtiwala ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Magpray ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya, banggitin mo ang Kanyang pangalan,
at sabi mo, tulungan mo ako. And then kausapin mo sarili mo, may Diyos na tutulong sa iyo. Hindi ako babagsak, hindi ako mabibigo, hindi ako papalpak. And so I hope that may natutunan tayo sa ating pag-uusap ngayon. At i-share niyo po ito sa mga taong nangangailangan. Okay? So, bago po tayo mag-end, maituturo po ako sa inyo. Siguro makatulong ito sa depression niyo, lalo na sa mga pagkain. Magtuturo po ako sa inyo ng isa pong healthy na sandwich. Na normally, ito po yung ginagawa ko, kumakain ako nito. Ito yung aking sabihin ko at times na merienda. Gulay lang po. In fact, I would say vegan salad sandwich. Yan po ang ating gagawin. And babalik po ako in just a short while after about a second para ipakita ko po yung mga ingredients. So, ito po yung mga rekado ng ating vegan sandwich or vegan salad sandwich. At ito po ang nasa sa harapan ko. Yung normal pong pinapalaman sa burger. Yun po other than walang burger dito. May lettuce tayo, meron tayong sibuyas, meron tayong olives, at ito pong pipino, and then yung ating pong kamatis, and ito po, meron tayong mayonnaise, may ketchup, at ito pong paborito ko na mustard. Hindi po ako nawawalan yan pag lalo na kumakain ng mga burger o anumang tinapay. So, ito po, gagawin ko na. Okay, first thing, maglagay po tayo ng mayonnaise, tinapay, and ito pong ketchup. Yan. Yan po. Ito po magpapalasa sa ating pong vegan salad sandwich. Ilagay na po natin itong lettuce, kamatis. Yan, kalahati lang po dahil maliit ang ating sandwich eh. And then, sibuyas. Ayan. Yan po magpapalasa ng lahat. Masarap po yan pamaya. And then, natin itong olives. Ayan. And then, ito po ang ating pipino. Ayan. So, halos andyan na po. Final touch ko po is itong aking mustard. Ang, okay. Masarap po yan. Okay. Ito na po siya. Ayan. Okay. So, ito na po ang ating vegan salad sandwich. At I hope na in this way, naturuan ko po kayo. Masarap po itong meriendang ito, lalo na pag kayo po ay vegetarian or health conscious po kayo. So, ito na po ang ating tinapay. You can try it at home and you will not worry about anything. Pwede rin natin lagyan siya ng paminta or salt. Pero this is basically it. So, salamat po. Remember to subscribe, like and share, and then hit po natin yung notification bell para sa susunod pong vlog. So, narito po ako si Alfestine at salamat po till next time. God bless.